Kakahuli ng bulas, oh. Kakahuli yan. Yan, nakayari na po si Bossing ng isa. Ito po yung nagawa na ni Bossing. Ah, galing yan sa butas. Doon, sala. Yun po yung butas ng bulaso. Tapos, ito yung ginawa niyang trap nung isang araw. Ay, ito yung bulaso! Puro putik! Hindi naniniwala, nakahuli ka. Nakahuli. Mm. Yung ganito din nakakahuli pala. Hello guys, magandang tanghali po sa inyong lahat. Si Bossing po ay may mga dala pong kawayan. Yan po'y galing sa sasahan. Doon po sa kanyang mga tinitigisang tupa. Yan. Nilalagari po niya. Pinuputol. Bossing, di yan sa kawan. Mahuli ng bulas, oh. Kakahuli yan. Panghuli daw po yan ni Bossing ng bulaso. Hindi yan. Ah, hindi na ito. Bakit? Makakalusot dito. Hindi daw po pala ito. Ay, alin yung walang butas? Dito. Asya po dito ang isang bulaso. Kami po yung nakakahuli laan dito ng bulaso ay kapag ka po may bagyo, kapag ka po umuulan ng malakas, lumalaki po yung ilog, ay lumalabas po yung mga bulaso. At may mga video na rin po ako na nakahuli po si Bossing ng bulaso. Yan. At susubukan daw po ni Bossing gumawa ng trap para makahuli ng bulaso. Kahit walang bagyo ay nang makahuli. Masarap po yun, yung bulaso. Nung po una ay parang ako'y takot kumain. Nung bago pa lang ako dito sa Kanabossing. Pero nung matikman ko po ay masarap po pala siya. Para po siyang alimango. Ganun po ang lasa. Tsaka malaman po yung sipit po niya. Binaak po ni Bossing yung kawayan. Hindi, ito itatakip ko lang nila. Ah, pantakip yan. So may mga butas. Ah. Ganun yun. Ay, ito hindi. Dapat ay walang butas, ay walang kawayan. Meron pang mukha. Kaya ang gagawin natin tayo magtitikin. Ano kaya? Makahuli naman yung ginagawa mo ngayon. Bossing. Sure. Sigurado. Sure. Ah, may butas ito. Kaya tinatakpan mo. Meanwhile. Maraming huli, parang Edgar. Oo. Tingin niya. Opo, ay lipain. Lapu-lapu. Marami lang ang marami lang ang isda sa ilog. Ay, si Bossing na may nagawa ng kuwan, trap ng bulaso daw naman. Awan, kumakahuli nga. Isang buwan, nalagin na ang bulaso ko niya. Bulaso! Paniwala ka, Tilat, na makakahuli ang Tito Emil. Ikaw, Tunan, paniwala ka? Hindi ko parang nakakita na. Ganun ang panghuli. Marami na akong to. Maraming na ako. Try ka, Unik. Paniwala ka. Ay, hindi ko pa alam. Pag nakita ko. Pag nakita ko nung may huli ko, yung sako mo yun. May mahala. Pag hindi ko pa nakita. Oh, baka ay daga ang huli. Daga. Daga daw ang mahuli na yun, Bossing. Ay, yung mga panghuli ng daga. Nagnaloptik. Yan, nakayari na po si Bossing ng isa. Ganun. Ito po yung nagawa na ni Bossing. Ah. O paano naman dito papasok at paano makakahuli? Dito. Much, much, much later. Ayan guys, bali.
Sumama po ako kay Bossing at siya po'y papunta ng sasahan. At pagsasanggit po na yung mga guyang ng sasa para dire-diretso yung pagtulo ng tuba. At yung ginawa po ni Bossing na trap na panghuli daw ng bulaso ay dala na po niya. Bali, nagdala po siya ng anim. Ito magandaan. Oh, pala naliligaw. May bakod na po dito ay. Kaya ako ay naligaw na ng lulusutan. Maputik po at kuwan. Ipag-aararo na naman ang palayan. Malapit na namang magtanim. Kaya grabe ang putik. Bali, nagdala nga lang po si Bossing ng 6 na piraso na kawayan, yung ginawa niya kanina. Subukan daw kung makakahuli. Bayan po si Bossing, lumusong na po ng palayan. Doon na po siya dadaan para shortcut. Ako naman po ay dito sa gilid. Sa pinakang basig. O sa ibang tawag nila ay pilapil. Mabilis si Bossing, ako naiiwan. Bruno! Kasama po namin si Bruno. Ngayon po yung mga alas 3 ng hapon. Bossing, antayin mo ako doon na ha. At ako dito dadaan ah. Yan, napakaganda po ng panahon ngayon. Mainit. Parang nakakatakot naman pala doon. May aso. Magi pa ako lumusok na rin dito sa palayan. Ako pinakabota. Natanggalin ko po yung aking bota. Akin na lang tawag dito. Ops! Akin na lang lablabitin. At mamaya ako uli isuot pag ako nakarating na doon. Sa kabilang ibayo. Kasi po ako dito dadaan ah, sa basig. Ay may mga nakaabang namang malalaking asong kulay itim doon sa ibayo. Ah, sa may bahay. Baka ako'y kagatin. Kaya yun. Dito na rin ako dumaan. Sa palayanan. Dito naman po'y walang linta. Kaya malakas ang loob kong lumusong. Kung may linta po dito, ako'y takot. Ako po'y nagdadahan-dahan lang umakbang at malambot yung lupa, lumulubog. Baka po ako'y makapaupo dito sa palayanan. Iya. Siguro po yung mga December ay tatalukan na itong palay. Mga December, taniman na naman ng palay. Tapos ay April. O katapusan ng March ay anihan na. Tatlong buwan lang po ang palay ay bago anihin. Yan. Dito na po ako. Susuot ko na po ulit itong aking bota. Ayan. Kaputik. Dito po sa may sasahan ni Bossing. Dito po nakaula yung aming alagang baka. Meron po kami ditong mag-inang baka na inaalagaan. Dito rin po sa banda rito ay meron pong pakuan. Dito kami nangunguha ng pako. Pero kahapon po'y galing dito si Milot saka si Nini. Nanguha po sila ng pako. Kaya baka wala pang tubo. Hindi muna kung ano mamako. Yan, yan po yung alaga namin baka. Dalawa. Yung pong kulay puti, yung po yung inahin. Tapos yung brown, yan yung anak. Bruno! Kasama namin si Bruno. Ay, ako. Si
Bossing Pinado yan, naasa ko yan. Sa kanyang sasahan na pinapanigisan niya. Putik. Napakaputik po ng daan. Nasaan? Ah, diyan sa kalapit mo. Ah, dito. Si Bossing po'y may dinala na ditong isang kawayan nung nakaraang araw. At siya po'y nagtisting na ng isa. At sabi po niya, nakahuli na daw po siya. Ay, nako. Hirap ng daan. Parang lulubog lilitaw. Ano, may huli Bossing yung gawa mo din yan. Na isa. Kaya po si Bossing ay gumawa pa ng marami pang pang-trap. Dahil yung tinisting nga po niya ay nakahuli daw. Dito galing sa butas. Ah, galing iyan sa butas. Doon sa la. Yun po yung butas ng bulaso. Tapos, ito yung ginawa niyang trap nung isang araw. Ay, ito yung bulaso! Puro putik! Hugasan mo, Bossing. Huwag na, dali mo doon at pakita mo. Para dira hindi naniniwala. Hindi naniniwala, nakahuli ka. Nakahuli. Yung ganito din nakakahuli pala. Yun, nakahuli tayo. Ano yun, babae? Lalaki. Lalaki. Maganda pag babae, honey. Mapiga. Uy, takpan mo muna at baka makawala. Ay, yung dala mo ngayong animay, saan mo ito? Dito ko lang, pagkakabito dun. Ah, dito, sa mga may butas. Doon, doon ko. Uy, lalim ng butas pala niya, honey. Ito, may laman din ito. Yun. Alin? May laman din iyan. Ba't sabi ni White ay sinisira daw? Ano nga? Ah, sisirain ka na yun. Ayan, naghuhukay pa po si Bossing. Alam ni Bossing yung may mga bulaso. Sobrang lalim po talaga ng kanyang butas. Ayan, yung mga butas po ay lalagyan po ni Bossing ng trap niya. Ay, bakit lumalabas yung bulaso? Lalo pag maulan. Ah, pag ultaw niya, mahuhuli na siya. Ilan yan? Tatlo. Tatlo muna. Tula ba na yung dapat eh? Makaya, makahuli kaya ulit. Kapag ka po malakas ang ulan, may bagyo, ay naglalabasan po yung mga bulaso. Kaya kapag ka po may bagyo, nagkalat po dito ang bulaso, naggagapang, ay kamilaan po hindi napunta at syempre kasagsagan ng bagyo. Kakatakot pumunta. Pero yung kinabukasan na maliwanag na, halos po'y marami si Bossing na kukuha. Ano yun, Bossing? Naggagapang lang dito sa lupa. Pag nakikita mo. Ay, ito ah. Wala na ito. Wala na yun. Ah, lumabas na siya doon. Hani, edi itong isa namang butas ah. Oh, dito pala yung maraming ganay. Ano, mga bulas oh. Pag po sila lumabas, ay mahuhuli. Pagka hindi sila lumabas, hindi mahuhuli. Pero lalabas sila. Dapat ngayon maulan ah. Ah, ay para namang hindi ngayon maulan. Hindi nga. Ay, subok nga lang ay. Ah, try lang natin hanay kung makakahuli. Pero yun ay pag nahuli, ay hindi naman agad namamatay. Halimbawa, nakulong sila din yan. Hindi naman agad namamatay. Hindi. Anong masarap na luto sa bulaso? Agata. Parang papakuluan lang hani na may asin. Pwede rin naman na gatan hani. Yun. Saan pa yung isa? Dito po sa sasahan na ito ay dito po si Bossing naninigis ng tuba. Nadali mo yan na. Oo, sige. At yun pong tuba ay niluluto po niyang para maging alak na lambanog. Pag hindi mo naman po niluto ay aasim siya hanggang magiging suka. Sukang sasa. Purong natural at walang halong kemikal. Oh, ay laki na yan, honey. Ibig sabihin sila ang nag-aano na yung parang bundok ng lupa. Sila ang naguhukay na yan. Maliit lang sila pero kaya nilang maghukay, honey, ng napakalalim.
Tapos ay parang gabundok. Parang nuno sa punso. Oh, ang putik ni Bruno. Kung saan na nagsuot. Saan pa? Itong trap ni Amang Emil. Ni Amang Emilio. Bigat din na niya ang lupa. Pagbubungkal. Wala yung pain, honey. Wala. Basta kawayan na ay lulubog dun sa butas. Yun. Tanda mo naman yung mga pinagbabaunan mo. Mamaya, hindi mo na makita. Dito pala, marami, honey. Ibig sabihin na yung bambayan, ay, meron din. Tsaka ito, ah. Oh, bago pabusing ang butas, ay, oo, labas na. Hindi mo na kailangan bungkalin. Talagang dito po yung maraming bulas, oh. Kapag ka po bumabag, yung halos ay isang sako ang nahuhuli ni Bossing. Hindi naman po ipinapamahingi din lang namin. Saan pa? Pero dito yung walang kuray. Wala. Wala. Patingin nga muna, Bossing. Halimbawa, pumasok dito, ah. Paano baga ito? Susunungin niya yun. Ah, pag pumasok siya dun, ah, masusunong niya yung baydi, ah. Maligas, pabalik nila. Ah, tapos lulubog yung bayon, ah. Tapos ay siya makukulong na, han, eh. Hindi na siya makakalabas. Ayun. Paano ayos na. Tapos na yung ano. Nara, baka nakalpas yung... Abay, sabi mo iba na oo. May trap lang yun. Oo. Paano, may wala nang takip. Paalis na ako. Oo. Pasanggitan ko na ito. Oh, sige, sanggit. Ah, tapos mo na yung isa. Lahat. Abay, okay, Bruno. Pauwi na ako, ha. Yan, naninigis pa po si Bossing dito sa sasahan. Ano yan, tapa lang. Lagay mo natin at nang lumaki. Nakay maliit pa. Tapa lang, lukan. Ayan, ah, tapos mo na rin sanggitan. Simula po dun sa may sasahan hanggang dun pa po, mga bapa. Marami pa po siya dito ng sasanggitan. Paalis na po ako at dala ko na po itong isang kawayan na may huli ng bulaso. Bali, si Bossing po ay maninigis pa nga ng tuba. Aabutin pa po siya dito ng mga 2 oras. Matatagalan pa siya. Kaya ako'y uuwi na muna sa aming bahay. Yun, bali, pinakita ko nga lang po yung panghuhuli ni Bossing na itong bulaso. Malapit lang naman po ito sa aming bahay. Dito lang yung pinapanigisan ni Bossing ng mga tuba ng sasa. Tapos doon lang po yung bahay namin, ah. Doon. Hindi ko maiturot, ako'y may hawak. Hahuhawang ko po muna itong kawayan. Puro putik. Dito sa tubig ulan. Yung Tandanaw. Pero mga Tandanaw ng kaupig putik. Ayan, malapit na po ako sa amin. At sabi po ni Bossing ay hindi daw makapaniwala si paring Edgar na makakahuli ito. Bibiruin po natin. Sila po'y nagiinom dito sa may harapan ng bahay. Paring Edgar, nakahuli agad si Bossing ng bulaso. Ano ko na baka,
na ako makapaniwala eh. Ay, nalaglag na yung pinulok. Ulok ko eh. Nakahuli nga ka agad. May malaki na eh. May isang pukar. Dapat sabi talaga sawa ka sa pulutan. Niniwala na ako ngayon. Dati akong tininiwala sa gawa niya. Ginayang ko, naihaw. Kapulok ko eh. Ito hindi man naninipit. Hindi yan naninipit. Agad-agad. Masarap ang kuha na yan, sipi. Bayon, ihawin na ninyo at pulutan na. Hugasan lang muna. Yeah, ito pa ang bulaso. Maraming nga kami, dala na. Maputik. Ayos na muna pulutan na isa. Ipag na, sarap na ginataan. Kuhan mo, tilat. Ah, udang. Binisin mo. Nagagapang. Parang gagamba. Palay malalak ka na eh. Palay malalak. Masarap iyan eh. Parang alimang ang lasa. Nililinisin mo sa kagagatan. Hugasan mo muna. Iihaw na daw po ni Parang Edgar. Ito naman parang karne. May patapot. Hugasan na po ni Parang Edgar dito sa grito. Hila ko na kagat ng ganito. Ngayon lang? Opo, pagka may bagay sa inyo lang nakakahuli ng ganyan. Halos sa isang banyera. Mas malalaki pa nga din yan. Iba hindi naninipit. Nanguli niya. Akin mo nang patakin. Naninipit din siguro. Tun ko muna yun ah. Maging madali. Dinras na po ni Parang Edgar para matanggal yung puti. Oo pala, nagtatawa lang kanina. Hindi ka daw nga makapaniwala eh. Nang papo, hindi na. Banang akurat yun eh. Luto na agad, Parang Edgar. Kahit pati ilaw. Abay, para lang ngayong pinaisay. Luto na agad. Udang, unahan mo kayo. Ako di pa nakakatikim na yan. First time mo palang tumikim na yan. Ganyan. Bakit kayo sa taga pagpulo na? Huwag mo na pulunin. Iputput mo na lang diyan. Ito nga, dali mo sa inyo ka, ano eh? May parang nang mabilis lang, wala pa isang minuto. Kung marami ginat sa kaginatan, ay sabi ko mo yan, pulutan. Mas masarap pa yung ganyan, yung may bigat. Saka merong bulasong puti, masarap din yung atngatin. Ay, masarap na yun at malambot. Oo. Ay, ay, hindi ko na ipakita kay Maloy. Maloy, Maloy, tiga. Oh, Maloy, dali. Hello. Dali, Maloy. Maloy yun, taga. Aba. Aba. Dali, Maloy yun. Sarap ito, sarap. Diyan mo daw mabigasan yung bata. Gusto mo? Sarap ito, nam-nam. Ate Nay, nam-nam. Lumapit nung sinabing nam-nam. Ito pala yung ma'am. Ano, Nick? Nam-nam. Sipit. Nam-nam. Ano sabi mo, Maloy? Nam-nam, sipit. Boom, sipit. Ano yun? Nam-nam. Sarap. Takot lang si Maloy ay nung matikman ay. Sarap Maloy. Nam naman inam nam. Sige, mababatay mo muna. Sarap kayo. Sabi mo sarap. Sarap. Malaki ang laman nito. Sarap yung ganun din, di ba? Ay, ay, ay. Malalap. Bye-bye, Maloy. The next day. Ayan, dumating na po si Bossing. Galing uli sa sasahan at masalubong na Bossing niya yung mga alagang manok po ha. Hahingi nila pagkain, Bossing. Kumusta yung ating yung ating bitag? Wala pang huli. Bakit kaya? Dahil hindi pa umuulan o wala pa talagang huli. Ayan guys, at bali wala pa raw nahuhuli yung mga bitag na inilagay po ni Bossing. At antay-antay na lang po tayo kung kailan po yun makakahuli. At ganoon naman po talaga ang buhay. Minsan kailangan nating maghintay at darating din yung tamang panahon. At yun, bali, maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!